Grabe po, ang gaganda at ang bilis po nilang dumami. Hello everyone, ito po si Charching ng Succulent Davao and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video ay, ayan guys, ipapakita ko po sa inyo yung ating mga nagagandahang alo and then haworthia dito sa ating munting hardened. So ayan sila guys, medyo madami-dami na po yung ating mga haworthia and then alos, halos dito ay haworthia. So ayan sila guys, medyo dumami na yung ating mga halaman dito sa ating munting hardened. So ayan, at ang bilis po nilang dumami at saka ang gaganda po ng ating mga haworthia, alos. Ayan guys, at mabilis silang dumami, kaya hayan gusto kong mag-collect ng haworthia. And then hayan guys, lumalabas na po yung kanilang mga babies. So hindi naman po mahirap alagaan yung ating mga haworthia kasi ano sila guys, nilagay ko lang po sila sa shaded area, bright light shaded area, and then less water. Siguro nagbibigay lang po ako ng water pag totally dry na po yung ating mga, yung soil ng ating mga halaman. So ito guys, napakabilis po niyang dumami. Hayan, napropagate ko na po ito, and then hayan nagsilakihan po yung kaniyang mga babies. So ayan, and then heto pala ay parang same lang sila guys. So nabili ko to ng one head. Hayan, and then hayan lumalabas na po yung kaniyang mga pups. Hayan, ang daming babies na lumalabas guys. So mabilis po talagang dumami yung ating mga haworthia pag naitanim po natin sila sa gusto nila na soil mix. So dyan ko po sila nilagay guys sa ating plant rack. So shaded area, bright light shaded area lang po dyan. So afternoon sun, konti lang po yung nakukuha nila or nare-receive nilang sunlight. So heto guys yung ating pasyata. So ayan, ito yung napakagandang pasyata natin guys. So ayan, at parang ano siya, matagal siyang magbigay ng pups. So ayan, at napakaganda naman po ng ating pasyata. Marami pong variety yung ating pasyata. So heto guys yung kakaiba kong pasyata. So ayan, at wala pa po siyang roots sa baba. So pero sa tingin ko stable na po yung ating pasyata. Ayan, at medyo ano lang siya, matagal siyang magbigay ng baby sa atin. So ayan guys, yung iba pa nating pasyata din ito guys, pero ano siya, yung small version na pasyata. Ayan, ang ganda niya, and then heto nga na variety ay medyo mabilis siyang dumami. Ayan, maliliit lang siya guys, pero hayan, napakabilis po niyang dumami. And then, heto yung ating, hindi ko sure yung ID nito, pero napakaganda niya guys, kasi ayan, sobrang tigas ng kaniyang dahon. And then, ayan, nagbigay na po siya ng isang pup sa atin. So, yung pups niya nito na dati ay dalawa lang. And then, ayan, binigyan niya po tayo ng isa pang baby. Napakatibay po niya. And then, ayan, at medyo magaan na po yung kaniyang path. So, kailangan na po niya ng water. So, mamayang hapon po ay bibigyan po natin siya ng water. So, ayan, at okay naman po siya, and then hindi siya sensitive na haworthia. And then heto guys yung ating black diamond. Ayan, napakaganda po ng ating black diamond. Ayan, at ayan guys, binigyan niya po tayo ng napakaraming babies. Ayan, heto ay free lang po sa atin ni Ma'am Maymay. So ayan oh, ang daming babies. Ayan guys, so si black diamond guys ay gusto niya ng
afternoon sun, kasi nasa afternoon sun po siya, ayan. And then yung ating napakagandang aloe pepe, ayan, ano na, nakapropagate na po tayo ng ating aloe pepe. Ayan, napakaganda niyan din yung ating zebra, ayan na napakaraming babies, ayan. Ano na rin siya, kailangan na din siyang i-water, and then yung ating cat's claw. Ayan, napakaganda nila guys pag nasa ano lang sila. Afternoon sun, shaded area. Ayan, at wag po natin silang i-overwater. Kailangan i-water natin sila pag totally dry na po yung kanilang soil. So ito guys, ayan, ang dami niya ano, babies din. Ayan, at kailangan na din siyang ilipat siguro sa malaking pot kasi ayan, nagsisiksikan po yung kanyang babies. And then heto guys, parang pareho lang sila pero ayan, hindi ko sure, parang pareho sila pero mas dark yung isa, darker yung isa. Ayan sila guys, and then heto yung kakaiba nating Haworthia na ano, meron siyang tinik-tinik. Ayan, para siyang aloe pepe. Pero, ayan, ang ganda niya, guys. At saka, meron na po siyang flower. Ayan, guys, flower buds. Ayan. Ang cute. At saka, ayan, oh, ang ganda niya kasi, ano siya, may tinik yung kaniyang dahon. Ayan, napakaganda po, guys. Ayan. At saka, kailangan na din natin mag-propagate. Ay, nakapropagate na po ako nito. Malalaki na po. Ayan. And then, yung ating mga aloe. Ayan, guys, yung ating aloe. Iba siya sa star aloe, ayan. Hindi ko sure yung ID nito, pero ang ganda po. Asya ka, ano, meron na po siyang roots, ayan, napakaganda po. And then, heto yung ating star aloe, ayan, ang ganda. And then, ayan, green na green. Pero mas gusto kong, ano, green lang yung kulay ng ating mga star aloes. Kasi, ano, ang ganda tingnan. And then, ayan, ang dami niyang babies. And then, meron na tong roots, ayan, guys. Ang dami niyang roots, ayan. And then, ang gusto ng ating mga aloes, guys, ay, ano, dry. So, okay lang siya dry. Ayan, ang dami pong roots na lumalabas pag dry yung kanilang soil. So, siguro, ano, hintayin lang natin na mag-dry yung kanilang soil bago po natin sila i-water again. I-water ulit. Ayan. Ayan sila, guys. So, ayan lang naman yung konting care tips dito sa ating mga Haworthia and aloe. And then, heto guys, yung ating napakagandang Haworthia, white Haworthia ata to or yellow. Ayan. And then, yung ating napakagandang, hindi ko sure yung ID nito kasi iba siya sa cat's claw. Ayan. Ayan sila. Ah, hindi ko sure kung magkapareho. Then, ayan yung ating fasciata. Ayan. Hindi ko sure yung ano, ID nila. And then, heto guys. Ayan. Hindi ko rin sure yung ID. Hindi ko pa sure yung mga ID ng ating mga Haworthia and then aloe. So, ayan. At pinakita ko lang po sa inyo yung ating mga Haworthia na ano sila, hindi sila sensitive guys. Napakaganda po nila pag nasa ano lang, nasa shaded area, ayan. Kasi pag ano, na-expose to sa araw ay nagiging dry sila, and then yung mga dahon nila, tips ng kanilang mga dahon guys ay ayan, dry. So, yan po yung gusto ko sa kanila, nasa shaded lang. Kahit green po yung kulay ng ating mga Haworthia. So, ayan sila guys, lahat. And then, meron pa pong paparating na Haworthia. Ayan, tinatanggal ko po yung mga dry leaf. And then guys, ito yung pinakapaborito ko na Haworthia na bigay po sa atin ni Ma'am Maymay. So ayan yung Haworthia jelly at ito guys. Medyo mahal siya sa ano, sa Benguet. Kasi meron akong nakitang seller nagbibinta nito. Medyo mahal siya. Kaya, ayan, ang ganda niya. Gusto ko siyang ipropagate pero next time na lang. So, ayan lang guys yung update sa ating mga nagagandahang Haworthia na aloe sa ating munting garden. Thanks for watching!